sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Panat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako, guys. Let's go! Sabi nyo po na hindi nyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung irarank nyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko na, masabi ko kanina, Hatem is the highest one lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Wala ang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direction sila. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan, yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina, yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ha, hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon, ceremonial tissue. O, huwag niyo lang hina-answer kasi sa sobrang dami natin, tissue lang sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off sir kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Bago natin ipagpatuloy ang full video, ay dumako muna tayo sa iba pang mainit na usapin at balita sa mundo ng social media. Matapos na patuloy na itinawit at di umano'y ikinalagkad pa rin ang pangalan ng Vice President Sara Duterte sa hearing kahit wala ito sa Department of Education, new DepEd Secretary Sunny Angara, tila hindi nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan at Vice President Sara Duterte, tila sinapul si Angara. Pero bago ang lahat mga ka-updates, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates matapos lumabas ang balitang patuloy di umanong idinawit at kaladkari ng pangalan ng ikalawang pangulo na si Sara Duterte. Kahit wala na ito sa Department of Education, ay tila hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na madismaya dahil sa tila pagpipiesta ng mga buaya sa Kongreso matapos nitong madaling ipasa ang budget ng DepEd sa bago nitong kalihim na si Sunny Angara. Samantala kung ating matatandaan kamakailan lamang,
sa hearing ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President ay tila pinapahirapan ng husto ng Kongreso si Vice President Sara Duterte at pinaulanan pa ng mga diumanoy scripted na mga katanungan. Sa pagdalo ng mga opisyalis ng Department of Education or DepEd sa kanilang panukalang budget para sa taong 2025, natalakay ang 2023 confidential funds ng kagawaran sa ilalim ng pamumuno ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte. Sa patuloy na pagdinig ng Kongreso, dito ay tila bumaliktad si Sunny Angara at tila sinita patalikod ang Vice President na si Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, mahigit 1.5 million laptop, libro, DepEd items, 4 na taon nang nakatambak sa mga bodega. Noong na-brief ako, nagulat ako na 4 years na pala yung mga gamit doon sa DepEd warehouses. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. There are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses, laptops, books, furniture, so we're doing our best to get them out para di mag-deteriorate yung mga materyales, pagbubunyag ni Education Secretary Sunny Angara. And quote, kasunod nito ay sinagot naman ng Vice President Sara Duterte ang mga nasabing usapin na pinupukol sa kanya na tila ay pinopolitika lang umano lahat ito. There was no misuse of any funds. There is, however, an ending political attack by the Makabayan, Romualdez, Marcos Alliance to mask the real problem of the country right now. This is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Dapat magtrabaho muna bago politika, Vice President Sara Duterte. End quote. Hindi rin nagustuhan ng marami sa ating mga kababayan ang puro paninira at paninisi ni Angara kay Vice President Sara Duterte na dating kalihim ng DepEd. Anya, maraming anomalya ang pamumuno ni Duterte at hindi raw niya alam kung saan ginagastos ni Vice President Sara Duterte ang nasabing 125 million pesos confidential funds ng naturang tanggapan. Laking dismaya nga ng marami sa ating mga kababayan sa pag-aakalang matinong politiko itong si bagong DepEd Secretary, subalit tila nabili na rin ni Leysa at tamba ang kaluluwa nito para durugin at sirain ang husto si Vice President Sara Duterte. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. Yan ang mapapala mo Angara, sayang ang boto namin sa iyo. Sip-sip ka, harapin mo kung ano ang problema sa DepEd. Panahon ni Vice President Inday Sara kung anong problema ginagawa niya. Wala siyang reklamo. Kasama ka ngayon sa Otso Diretso Anidoro. Taong bayan ng sandata ni Vice President Inday Sara, go, go, go for President Inday Sara Duterte. Kahit anong paninira ninyo kay Vice President, mahal pa rin siya ng taong bayan. Go, 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 Vice President for President. Sana magkaroon tayo ng presidente na walisin niya at linisin ang lahat ng politiko at lahat ng official of the government. Kakahiya naman mga magnanakaw, akala ninyo disente, tama talaga sana si Sara maging presidente. Mga Duterte pa rin. End quote. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani. Sabi ni Saya pa, dawat-dawat, Ramana. Di ba? Dawat-dawat, Rana. Ako, ginatira ko nila kadaadlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niya ang deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na musulti. Na I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself,
but I will talk for all the Filipinos na nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context, mahaba ng context. Okay, so nasaan ako? 2021 January. 2021 October filing. Kita niyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili mong good na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday mo, dagan na lang ka. Munaunak po daw ka. Mundagan ko, presidente, ingani ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, oh, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas maraming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number one doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, oh, when I become president, meron akong effigy. And susunugin nila, and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganun sa buhay nila. And then another positive was, oh, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon. Na nasabi ko, oh, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. Zero ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022 ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, well, baka naman kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, ah, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, na-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Aimee Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong vice president? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong vice president. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang vice president? And
I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman dahil nga ito ang istoryahan din eh. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then si ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya ang natanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family. And I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM at si Senator Amy. And nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto ko umeksena ni Martin Romualdez o gawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, nasabi ko si BBM, sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. So sabi niya, yes, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 nata sila pumunta sa Davao. So okay na yun. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Tapos, hindi naman talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house. Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, si BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong vice president. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong president. I think may iintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-vice president ako. Number two, may daming big ticket projects. Si PRD. Sa build at that time na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, mag-third year na tayo, wala pa tayong nakikita ng big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami, and naisip ko, I don't think kaya ko siya
i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So I said, okay. I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty. Quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige, sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang nangyayari. So, napagawa sila, and then tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayo maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture. Pero pwede ko ipakita sa inyo. At yun na nga mga ka-updates. Ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!